mga bossing, welcome back to my channel. Kung kayo pa mga bossing ko ay isa sa mga maraming problemang pinagdadaanan at ang numero uno ay tungkol po sa pera ay mainam na subukan niyo po itong gawin. Ito po ay pangkalahatang swerte, lalo-lalo na ngayon ay July 3. Ngayon po ay first Friday ng unang buwan, kung kaya't mas mainam na gumawa po tayo ng pampaswerte para maging masagana ang ating pong buong buwan. Pero pwede niyo rin po itong gawin bukas, July 4, dahil napakaganda ng sinag ng buwan. Ngayon po mga bossing ay para makakita yung nakasaganahan, ang pinaka-importante po sa lahat, kayo po ay may lubos na paniniwala sa ating mga gagawin. Kung kayo po ay may alilangan, huwag nyo na po itong tatangkain gawin dahil maaaring hindi gumana ang inyong law of attraction. Kung ano po inyong iniisip, yan po ay magaganap. Kung ano ang salitain, yan po ay magaganap. Kaya mas mainam ay may lubos kang paniniwala para mabilis maganap kung ano man po ang inyong mga hinihiling. Ang video ito ay para po sa inyo. Bossing ko na pwedeng gawin para makaakit tayo ng kasaganahan at malabo na tayo ay lagi-lagi na lamang namumblema tungkol sa pera. At karamihan po sa panahon po ngayon, ang pinakamayor na problema ay pera. Dahil sa nung hindi pa nagaganap yung mga nagaganap sa atin sa kasalukuyan ay may problema na sa pera. Eh ano pa po kaya dahil sa mga naganap po sa atin sa kasalukuyan, lalo po tayong namublema sa pera. Ngayon po mga bossing ay mas mainam na tatambalan po natin ang panalangin natin sa mga Panginoon ng pampaswerte. Upang sa ganon ay mabilis nating mahatak ang kasaganahan. Kung kayo po ay lagi na lamang sa lahat ng bagay ay mainam na subukan nyo po ito. At sinisigurado ko po sa inyo na kayo po mismo makakaramdam ng unti-unting pagbabago po ng inyong buhay. Ano po ba itong aking binabanggit? Kailangan lamang po natin ng ball pen at ganoon din po ang isang malinis na papel. Kailangan din po natin ng isang malinis na lalagyanan at kailangan din natin ng takip. Kailangan din po natin ng kandila. Ngayon po mga bossing, kung mapapansin nyo, ang halos lahat ng mga kandila ko po, ito po ay inikot ko na sa cinnamon powder. At ito po ay mga nakakapit na ang cinnamon powder dito. Dahil ang cinnamon powder po mga bossing ay nakakatulong upang makaakit ng kasaganahan, lalo-lalo na po sa usapin ng pera. Ngayon po mga bossing ay ganito lamang po ang ating pong gagawin. Isusulat po natin dito ang date kung kailan natin siya gagawin. Kunyari ngayon natin gagawin siya sa kabilugan ng buwan, alas 7 or alas 8 ng gabi, maganda natin siyang gawin. Isusulat po natin ay July 3, 2020. Pagkatapos susulat po natin dito ang ating tunay na pangalan at apelyido. Apple Pagyo. Kung kayo po ay gagawa ng ganito, hindi po pwede dito yung mga alias lamang o yung mga nickname po ninyo. Dapat po ay tunay ninyong pangalan at apelyido. At pagkatapos ay isulat po natin dito ang lahat ng mga pangarap po natin sa ating pong buhay ng walang gamit na sana. Halimbawa, magkaroon ako ng maraming pera, magkaroon ako ng magandang bahay, magkaroon ako ng magarang sasakyan. Malayo kami sa anumang kapahamakan at malayo kami sa lahat ng uri ng karamdaman. Ako at aking buong pamilya ay maging masaya. At kung ano pa yung mga gusto po ninyo, halimbawa magtagumpay ako sa aking negosyo tinatahak sa kasalukuyan. Pagkatapos po nito, pangalan po muli ninyo, pagtapos na po yung wishes po ninyo, pangalan ninyo at apelyido at signature na may pataas. Kailangan pataas para tagumpay po tayo. Kung ang signature nyo po ay pababa ang pinakadulo, lagyan nyo lang ito ng pacheck pataas para tagumpay. Swerte po yan. At pagkatapos po nito, ilalagyan natin ito ng kaunting asin para walang kumontra sa mga pangarap po natin sa ating pong buhay. Konti lamang. Pagkatapos po nito mga bossing, ay tutupiin po natin siya at ilalagay po natin ito sa ating pong garapon. Ngayon po, dito sa ating garapon, ilalagay natin ang mga durog-durog ng mga dahon ng laurel. Ayan, mga durog. Mga durog ang ating mga kailangan. Pero syempre, ang pinaka-pinali nito ay may isang buo rin tayo na dahon ng laurel. Ayan. Pagkatapos po nito, ayan, tupiin niyo po siya. At pagkatapos, kailangan natin ng isang buo na dahon ng laurel. Mag-wish po tayo dito na tayo po'y magtagumpay sa buhay at lahat ng mga pangarap natin ay matupad. Ilayo tayo sa anumang kapahamakan at ilayo tayo sa lahat ng uri ng karamdaman at maging masaya ang buong pamilya. Na nakatingin ka po sa sinag po ng buwan or kaya po ay sa sinag po ng araw ngayong Friday.
ng 6:37 hanggang alas 8 po ng umaga. Tapos, think positive, damhin nyo po na ang swerte ay malapit na ninyong makamtan, kayo ay magtatagumpay sa buhay. At kung kayo po ay sobrang hirap ang pinagdadaanan sa ngayon, ay huling paghihirap nyo na po yan. At instead na paghihirap, ay makakamit nyo ay kasaganahan. At pagkatapos po nito, ilagay nyo po siya dyan. At mainam ay tatakloban nyo po siya. Pagkatapos po nito mga bossing, itong ating kandila ay ilalagay natin sa mismong ibabaw ng ating garapon. At tayo po ay mag-wish po dito, think positive, sa pamamagitan ng kandilang ito, magtatagumpay ako sa aking pong buhay. Pwede nyo rin itong markahan ng inyong tunay na pangalan at apelyido at kung magkano yung amount na gusto po ninyo. Pwede nyo rin po ditong isulat yung lahat ng mga pangarap nyo sa inyong pong buhay. Pwede nyo pong ipanulat yung lid ng inyong ballpen, kaya lang po ay possible ay mawawalan ito ng tinta. Kaya pwede nyo pong isulat dito ay karayom, pako, or kung ano man ang mga matatalas na bagay. Pagkatapos po nito mga bossing, ay magwi-wish po muli kayo. Mainam ay lagi nating ibinubukas sa ating bibig ang lahat ng ating mga pangarap sa ating pong buhay. Makapangyarihan po ang ating bibig. Kung ano pong ating salitain, yan po ay magaganap. Ngayon po, pagkatapos nyo po mag-wish, sa kanyo po ito sisindihan. Pagtapos, habang ito po yung nagsisindi, nananalangin ka ng taimti mula sa inyong puso. Kapag po payat, yung pinakapayat na kandila at maliit lamang inyo pong ginamit, uubusin nyo po siya hanggang matunaw po siya dito. Pagkatapos, kapag naman gantong kalaki, siguro hanggang sa maubos po ito, saka po, halimbawa, di ngayon, tapos ka ng mag-wish, pwede nyo po siyang hipan, pero or kaya mas mainam po, papalakpakan po natin siya. Yung po yung pang-off po ninyo ng panindi po nito, yung pagpalakpak, parang wini-welcome ninyo or kiniklaim po ninyo yung swerte. Pagkatapos po nito, kinabukasan ay pwede nyo po muli itong gawin. Kung hindi po sa sinag ng araw, pwede rin po ninyong gawin po to sa sinag ng buwan. Pagkatapos, pwede po ito sindihan nyo na kasi sa unang pagsisindi lamang po mga bossing yung pagwi-wish po muna bago nyo po sisindihan. Pero once sasindihan na po ito, sisindihan nyo na lamang tapos magwi-wish po muli kayo. Tapos pag natapos kayo, ganun po muli, papalakpakan nyo po ito hanggang sa mag-opo ang sindi po nitong ating kandila. Ganun lamang po hanggang sa maubos po itong ating kandila na ginagamit. Yan po ay ilan sa mga magagandang pamamaraan para makaakit po tayo ng kasaganahan. Kung kayo po mga bossing ko ay isa sa mga problemado sa mga pinagdadaanan nyo sa kasalukuyan, maaaring ito po inyo pong gawin para mabago-bago po ang takbo ng ating pamumuhay. Yun lang po guys, salamat po sa panonood and don't forget to subscribe my channel. Good luck po sa inyo pong lahat. Basta kailangan, think positive lamang po tayo. Kapag po tayo gumagawa ng ganito, alam po natin na tayo magtatagumpay sa ating pong buhay. Yan ang pinakamayor niyan at panalangin ng TMT mula po sa inyo pong puso. Pwede po kung saan kayo nakatayo, pagtapos na kayo dito, ay pwede dyan na rin po kayo manalangin or kaya manalangin muna kayo sa Mala Panginoon. Pagtas gumawa po kayo ng pampaswerte, bigyan po kayo ng gabay. Lagi niyo po tatandaan mga bossing ang kasabihan na nasa Diyos po ang awa at nasa tao po ang gawa. Baka po tayo ay gagawa ng ganito, tayo po ay magpapaupo-upo lamang. At pero kung kayo po ay senior citizen at kayo po ay mahilig na gumawa ng ganito, panalangin natin ating kalusugan, malayo tayo sa anumang kapamakan at ipanalangin po natin ang ating po mga anak. Pero kung tayo may kakayahan pang kumilos, pagtapos po natin na magdasal po dito, tayo po ay mag-iisip ng pamamaraan. Iaadya naman po kayo nito kung saan po mapapaigi po ang inyo pong buhay, kung saan po kayo ay magtatagumpay. May na po, meron tayong marami tayong mga gabay at meron tayong pinaniniwalaan na tayo po ay balang araw ay magtatagumpay sa ating pong buhay at tayo po ay may gabay ng mahal na Panginoon. Yun lang po guys, salamat po sa panonood and don't forget to subscribe my channel. Salamat mga bossing!